Nandito tayo ngayon sa EPROM Electronics Shop sa Bacolod City. Papakita ko sa inyo ngayon ang trabaho ng power window ng pintuan ng mga sasakyan. Ito ang pinaka basic. Ito ang mechanism niya. Ito ang nagre-represent na window glass. At ito yung motor niya. Bawat pinto may sariling motor yan. Ngayon, pag ang pintuan ng sasakyan natin, panay natin ang pindot up and down, tapos hindi na gumagana to. Hindi na yan gumagana. Pindutin natin ang pindutin, hindi na gumagana. Paano natin i-check ngayon? Sino ang suspect dyan? Yung motor, yung switch, o yung electrical system? Ngayon, wag muna natin gagalawin ang switch dahil original yan. Pag binuksan natin yan, wala rin naman tayong itatapal na parts nyan. Kaya, pabayaan muna natin siya dyan. Ngayon, para malaman natin kung yung motor okay ba, i-check natin yung motor. Pag nag-check ng motor, tanggalin muna yung socket na to. Tapos, kumuha tayo ng dalawang wire direct sa battery. Direct sa battery, positive at negative. Yung dalawang wire, ilagay natin sa direct supply sa motor. Para malaman natin kung yung motor okay ba o hindi. Oh, ayun, gumagana siya. Ibig sabihin, yung motor gumagana, okay yan, kaya hindi na tayo dyan. Ngayon, dito naman tayo sa switch. Paano natin malalaman ang switch kung okay o hindi? Gagamit tayo ng isang simpleng tester, test light. I-tap lang natin sa negative ng battery, tapos i-check muna natin yung test light natin kung okay. Tap, ilagay din natin sa positive. O, ayun, umiilaw. Ibig sabihin, okay to. Tapos yung tinanggal natin na socket ng motor, ilagay natin to dito sa dulo kasi ito yung pa, itong socket na to, ito yung supply papunta dito sa motor. O, ngayon, i-check natin kung may power siya. Pindutin natin up and down. O, ayun, may power naman siya. Tapos sa isa, pindutin uli natin. O, ayun, may power. Ibig sabihin, may power naman siya, may kuryenteng pumapasok sa motor. Yun nga lang, hindi maibigay ng switch yung tamang wattage na hinihingi ng motor. Ngayon, para masolusyonan to, ang gagawin natin, gagamit tayo ng relay. Ito na yon. Ito na yung pictorial circuit ng relay. Dalawang relay gagamitin natin. Isa, dalawa. Ayan yung pin ng relay papunta dito sa motor. At yung isang wire ng motor papunta din sa isang relay. At direct sa battery. At yung switch, sa switch, tatlong wire niya na lang magagamit natin. Yung isa papunta sa positive, at yung dalawa sa isang relay, yung isa sa isang relay din. Yan ang trabaho ng relay. Subukan natin. Subukan natin. Ayan, ganyan. Gumagana siya gamit ang relay. Nagka-defective siya dahil sa kalumaan na, dahil sa tagal na palaging ginagamit,
kaya medyo pumalya na rin siya. Pero dahil sa relay, naibalik natin ang power niya. Itong relay na to na ginamit ko, ito yon. Mabibili mo tong relay na to sa mga electronics parts. Sabihin nyo lang, bali dalawang relay yan, isang relay pinagdikit ko. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan siya. Itong gitna, ito yon. At itong terminal, ito yon. Ayan siya. Bali, dalawang relay na to pinagdikit. Ito. Bali, pictorial na yan. Kasi, ito yung pinakamadaling gamitin. Itong relay ang pinakamadaling gamitin na masusundan nyo kaagad. Ito na yung pinaka-pictorial. Ngayon, kung ito ang pinaka-kumo na relay na nabibili natin sa auto supply, ito yun. Kung gagamit naman tayo ng ganitong relay sa bawat isang circuit, ang magagamit natin na ganito, apat, samantalang dito, dalawa lang. Apat nito ang magagamit natin. Ngayon, ito naman ang isang klase, kagaya din yan nito, ang function nito, ang trabaho nito. Dalawa rin, gaya lang, mukhang hindi laging available to sa mga auto supply. Ngayon, nasundan nyo naman siguro yung circuit. Yan, kung napansin nyo, ito yung motor. Nasundan nyo naman siguro. Yan lang, ganyan lang kasimple ang tamang circuit nyan. Ganyan lang kasimple. Pag nagka-trouble, kahit kayo na mismo, hindi na natin kailangan gumamit ng tester o ano. Yun lang, gawa lang tayo ng test light. Okay na. Kung nasundan nyo yung mga una kong video, nandun yung kung paano i-repair to, itong motor. At ngayon, nandito na tayo sa circuit kung paano gumagana ang power window ng pintuan ng sasakyan. Mga boss, kung may katanungan kayo tungkol sa circuit na to, pwede naman kayo mag-message sa akin at sasagutin ko yan. Kung anong hindi nyo masundan dito sa circuit na yan, sasagutin ko kung anong message nyo, anong tanong nyo. Sana lagi nyo akong sundan. I-subscribe, like, and share. Salamat po mga boss.